Magandang hapon, ito ng ating update sa magigintay ng panahon sa susunod na 24 oras. Good news, wala pa rin tayong binabantay ang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa buong Luzon, samantalang shear line naman o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa ilang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Eastern Visayas at sa Caraga region. Dahil naman sa amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon Province at Kabikulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay mas maaliwalas na panahon ang ating inaasahan. At dito sa Luzon, yung mga pag-ulan na posible nating maranasan ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw ay yung mga light rains lamang o yung pag-ambo na dala ng amihan. Samantalang dito sa rest of Visayas and Mindanao ay yung tsansa naman ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon. Dahil nga sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan ay makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, dito sa mga lalawigan ng Quezon at Bicol region. Sa nalalabing bahagi ng Luzon ay generally fair weather conditions ating inaasahan at kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Agwat ang temperatura sa lawag bukas, posible maglaro mula 19 to 31 degrees Celsius. 12 to 22 degrees naman dito sa Baguio City at 19 to 28 degrees Celsius sa Tagigaraw. Temperature forecast para sa Tagaytay bukas, posible maglaro mula 19 to 28 degrees Celsius. 25 to 29 degrees naman dito sa Legazpi. 23 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 24 to 32 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, patuloy pa rin natin mararanasan itong magandang panahon. Generally, maaliwalas sa panahon. May chance pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila bukas, posibleng maglaro mula 21 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin ang patuloy na pag-iral o yung epekto ng shear line hanggang bukas dito sa Caraga at Eastern Visayas area. Kaya patuloy rin natin mararanasan itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa nabanggit na lugar. Asahan natin na mataas pa rin yung tsansa ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga rainfall advisories or thunderstorm advisories na posibleng issue ng ating Pag-asa Regional Centers at maging handa at alerto tayo sa mga flash floods at landslides. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, dito sa Western Visayas, inasa natin yung epekto or umaabot yung epekto nitong northeast monsoon. Kaya asahan natin yung mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Dito naman sa Central Visayas at sa rest of Mindanao, may chance naman tayo ng mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ngunit pangkalahatang maaliwalas sa panahon ang ating inaasahan hanggang sa mga susunod na araw. Agwat ang temperatura dito sa Iloilo bukas, posible maglaro mula 25 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 degrees rin dito sa Cebu at 24 to 29 degrees Celsius sa Tacloban. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro bukas, posible maglaro mula 25 to 29 degrees Celsius. 25 to 32 degrees naman dito sa Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan ng ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, may gale warning tayo nakataas sa mga dagat baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Cagayan, Buboyan Islands, Isabela, Aurora, sa lalawigan ng Quezon, kasama na dyan ang Polillo Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Eastern Coast ng Palawan, kasama na dyan ang Cuyo at Cagayan-Silio Islands, sa baybayin ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, sa bahagi or sa mga baybayin ng Northern at Eastern Coast ng Northern Samar, at sa Kaluya, Antique. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa,
Mula Wednesday hanggang Friday, magpapatuloy nga itong magandang panahon or generally fair weather condition sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Inaasahan natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan dito sa Luzon. Kaya dito sa mga syudad ng Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City ay makakaranas tayo ng maaliwala sa panahon. May chance pa rin tayo ng mga light rains o yung nagliang pag-ambon na dala ng amihan. Samantalang sa Visayas at Mindanao, dito sa Metro Cebu at Metro Davao area, ay may chance naman tayo ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na kadalasang nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Temperature forecast para sa Metro Manila sa tatlong araw na ito, posible maglaro mula 21 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio City, temperature forecast ay mula 13 to 22 degrees Celsius at 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City. Ang kontang temperatura sa Metro Cebu sa tatlong araw na ito, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius at 24 to 33 degrees naman dito sa Metro Davao area. Ang haring araw dito sa Kamanilaan ay lulubog mamayang 6:05 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:10 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating rainfall or thunderstorm advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers, ay i-follow kami sa aming Facebook at Twitter accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa bakong.pagasa.dost.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.